isa na naman itong talakayan tungkol sa mga mababaw na gold deposit kung saan itinago ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. At ang kagandahan lang nito mga katiits, hindi na kailangan ninyong hukayin pa ito. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Let's do this! Talakayan at pag-uusapan natin ngayon mga katits, ito'y tungkol sa lamang ang may gamit inside rock deposit recap number 47. At para ito sa lahat ng mga kasamahan natin na mahilig mag-explore sa kabundukan, sa inyo ito mga madam at mga sir. Meron talagang mga plastada or ibang plastada sa mga lugar kung saan mababaw talaga ang pagkabaon at hindi na kailangan pang hukayin pa. Pero bago natin ituloy ang lahat mga katiits, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codreader Animes. Dito lang yan sa bandang baba mga madam at mga sir para updated kayo sa mga bago nating content lalo na't sa lecture and guide. Ganon din dito sa Facebook page kong Codreader Official. Mag-like and follow lang dito sa bandang gilid mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito lang yan. Ito na mga katiits, dagdag kaalaman na naman ito. At umpisahan na natin mga madam at mga sir, ganito yan. Base ito sa mga actual exploration ko, kailangan talaga na bantayan ninyo or bantayan natin ang mga iniwang marka or mga sign na klaro na ginawa talaga ng mga Japanese Imperial Army noong World War II. Isang halimbawa dito sa ginawa kong example illustration. Kung mapapansin ninyo mga katiits, klaro talaga ang box na bato. At ilipat natin sa kabilang illustration, lalo na may kasama pang history ang area na yan. Kung saan kahit saling kwento mga katiits, isang halimbawa ulit, kung hindi man pa box na bato, batong bilog na mapapansin talaga na klaro ang pagkabilog niya at malinis ang pagkagawa. Ganon din dito sa box na ginawa nating example, ang mga gawa ng mga Japanese Imperial Army lalo na may mababaw na deposito sa lugar. Ang mga palatandaan yan mga katiits, kailangan talaga ninyong bantayan. Makinis at saka malinis ang pagkagawa. Ilipat natin sa pangatlong illustration or example illustration natin. Una, kwadradong bato. Pangalawa, bilog na bato. At dito tayo sa pangatlong example illustration natin. Kung mapapansin ninyo, nakatayo ang triangle na bato or triangular stone tower. Makinis ang paggagawa, bantayanan yan mga katiits dahil hindi magkalayo na mayroong mababaw na deposito sa area na yan. At ilipat natin sa pang-apat na example illustration. Ayan, kung mapapansin ninyo, malalaking bato na literal talaga na klaro ang paggagawa or pagkaguhit ng hugis heart. Nako, kung may ganito kayong mga plastada sa area ninyo mga katiits, lalo na malinis ang paggagawa, isama pa ninyo na may history sa area ninyo noong World War II kahit mga saling kwento.
ganito ang gagawin. Kailangan rin mga katits talaga na may kagamitan. Tulad ng ginamit ko doon sa pamagat nating ito, na lamang ang may kagamitan. Ibig kong sabihin, lamang mga katits ang may mga metal detector. Lalo na't ang pinaglagyan ng mga sign na ito na literal talagang ginawa ng mga Japanese Imperial Army noong World War II nasa mga masapang lugar or mga mabatong lugar. Hindi magkalayo mga katits na mayroon talagang isiniksik or tinagong deposito na nasa loob ng bato sa area na yan. Inside rock deposit. Kaya masasabi ko sa inyo, mas lamang talaga, ulitin kulit, ang may mga gamit tulad ng metal detector. Isang halimbawa, pag-detect ninyo sa batong ito gamit ang mga metal detector ninyo, pag tumunog mga katits, malaking posibilidad na may laman ang batong yan. Pero kung wala, ibig sabihin, wag na ninyong pagkaintirisang basagin. Ngunit pag tumunog ang mga metal detector ninyo, ay basagin nyo na. Ngayon, pwede rin kayong mag-detect sa mga bandang gilid sa area na yan pag may mga metal detector kayo. Hindi ito tsambahan mga katits dahil ginawa ninyo ang paraan sa pamamagitan ng kagamitan. Kaya masasabi ko na lamang talaga ang may mga gamit, lalo na't may history ang area ninyo na i-explore ninyo. Kailangan talaga may mga metal detector kayo. Dahil pag natamaan ninyo ang pinaglagyan kahit nasa loob ng bato, tutunog yan mga katits, makabingo talaga kayo. At yan lang ang kalamangan pag may sarili kayong gamit na tulad ng metal detector. Lalo na't mahilig kayo mag-explore sa kabundukan. At ipalagay natin na may history or may mga history ang area na pinupuntahan ninyo. Lamang talaga ang may gamit mga katits. Dahil pag nagbasag kayo, may kasiguraduhan pag tumunog ang or tinunogan ng metal detector ninyo. Malaking posibilidad talaga. Pero kung wala or hindi tumunog ang metal detector ninyo, ay huwag na ninyong basagin ang batong iyan. Pagod-pagod lang. Nandito ulit ang ginawa kong example illustration. Pagbasag nila, meron ng laman. Hindi talaga magkalayo yan mga katits. At yan lang ang maipapayong kaibigan ko sa inyo mga madam at mga sir, lalo doon sa mga mahilig mag-explore sa kabundukan. Okay, sa pagtatapos dito sa mga simple content natin at guide, sana may nakuha kayong mga simpleng idea nang sa ganon may apply ninyo sa bawat area ninyo. Uulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Meron ang nakakuha mga katits or meron na talaga na ang gamit nila metal detector lang. Hindi nga sila marunong mag-sign reading.